Hello guys, welcome to my channel. Guys, pasensya kayo sa background ko nga. Hindi kagandahan ng aking kusina. Bagong lipat ako dito. Guys, samahan niyo ako guys. Today, so magluluto ako ng ginataang bilo-bilo. So, I'm sure na lahat ng Pilipino ay favorite ang ginataang bilo-bilo. Tara! Pagkatapos guys, mag-prepare tayo ng tubig or water para pakuluin. Hintay lang tayo guys ng mga 5 minutes, then kukulo na yan. And then guys, after 5 minutes, so bubuksan natin. Charan! See? Boiling water. Kumukulo na siya. Ngayon, pwede na natin simulan isahog ang mga sangkap ng ating bilo-bilo. Paisa-isa. Una ay yung mahirap maluto. Yan, kamote. Kamoting orange. Yan. Tapos, sunod naman natin ang ubi. Ubi na violeta. Ganda ng kulay niya. Yummy, yummy. Sunod. Yung una natin munang sigabi. Ayan. Sigabi. Ayan. And then, ang sunod ay ikip mo muna natin yung saging na saba. Kasi madali lang naman maluto. Diba guys? After that, so, takpan mo muna natin. So, hintay ulit tayo ng mga 5 minutes. Pakuluin muna natin. Okay guys, so after 5 minutes, so buksan natin ulit. Kumulo na. Diba? Kumulo na guys. So, pwede na nating isunod ang mga madaling maluto gaya ng saba kanina. So, isunod natin yung ihalo. Sunod yung sago natin. Actually guys, so luto na yan, pinakuluan ko na yan kanina kasi mahirap talaga yung maluto. Yan. So,
malapit na silang makumpleto. Una ang bilo-bilo natin. Then, so yung glutinous rice natin. So, maya-maya. I think guys, so kailangan na naman nating takpan at pakuluin. Dala lang talaga ng bilo-bilo ko yung background ng kusina. Super ganda. Yan, takpan natin guys ha. Hintayin natin kumulo bago natin isahog yung glutinous rice. Okay guys, so buksan natin. Ayan. Kumulo na siya, no? Kumukulong, kumukulo. Ating mga sangkap sa bilo-bilo. Ngayon, ang next step ay ito, glutinous rice. So, pwede na nating isahog yan. Kasi, kumukulo na. So, isahog natin siyang 1 by 1. Diba? Isa-isa natin ihulog ang bilog na glutinous rice. So, konti na lang guys. So, pwede na akong magluto ng kung ano-ano. Kung ano-anong recipe. Konting kembot na lang at marunong na tayo magluto. So yan guys, inisa-isa ko na ang isahog ang glutinous rice. So pwede nating takpan uli. Yan, yun lang gagawin natin. Takpan, buksan. Yun lang. Pakuluin natin ng konti lang. Hintayin natin guys. Tapos yan, ang isunod natin yung sugar, asukal. Talagang umibabaw ang glutinous rice. Kumulo na siya. Ngayon, ang sunod dyan, so pwede na nating ihalo ang gata. Coconut milk powder. Kasi wala tayo sa Pinas, so mas madali dito ang coconut milk powder. Diba? So maganda, maganda, maganda na ang itsura guys. So konting halo. Okay guys, ang huli, so asukal. Ayan, halo na natin ang pinakalas na sangkap asukal. So hindi pwedeng mawawala ang asukal. So depende sa panlasa ninyo guys, kung dadamihan ninyo ng asukal or
konti lang. Depende sa panlasa ninyo, guys. Ayan. So, nahalo na natin ang asukal, guys. Tingnan nyo, o yan. Pwede nating haluin para lalapot siya. Diba? Lutong-luto na. Pero sa akin, guys, mas masarap ang bilo-bilo pag yung malamig na. At saka yung konting sabaw. Ngayon, pwede nating takpan para kukulo siya ng konti. Takpan natin para kukulo. Yan. Hintayin na lang natin ng mga 2 minutes. Ayan. Buksan natin. Ayan, diba? Kumulo. Tsaka medyo lumapot na siya. Lalo na pag malamig na yan. So, makikita na natin ang ating finished product. So, ready to serve. Atcharang! So, yan guys. So, maraming salamat guys. Don't forget to subscribe my channel. So, thank you for watching.